Hello mga katek! And welcome to our vlog! Welcome to my channel ko! Hindi ka pa subscribe? Subscribe ka na! I-click notification bell button para update kayo sa panibago ng episode ko. Okay na guys, tara na! Okay guys, welcome back sa YouTube channel natin. Ang gagawin natin guys ngayon ay Sharp Acos TV na, LED TV. Ang sira nito guys, check natin, nang green light. White picture dito sa side na to, tapos black dito. Okay, check natin kung ano nangyari. Okay, open natin ulit, tingnan natin. Open ulit natin. Ganun talaga. Tingnan natin kung kaya pang remedyohan. Okay. Buksan lang muna natin. Okay. Okay guys. Bali ang model nito guys. Sharp. Di ba? Model NC32LE150M. Okay. Buksan natin. Chinet ko naman guys, wala naman akong nakitang problema dito sa power supply. Pagka ganun kasi guys, talagang may problema dito sa panel niya mismo. No? Ang gagawin lang natin dito, sa mismong panel tayo gagawa. Okay, check tayo. Dalasan kasi nito, pagka ganun sira sa panel. Basic ano lang tayo, tips muna tayo sa mga nagsisimula pa lang. Bago natin gawin, ito nga yung kanyang panel, yung kanyang top board. Okay, hindi natin ito para mas kita. Okay. Dito kailangan lang natin siguro munang basic ano lang tayo, i-clean lang muna natin yung mga connector bago tayo magsukat ng mga boltahe. Kadalasan kasi nitong mga sira nito guys sa mga ganitong model na Sharp, dito sa mismong kanyang mga connector lang siya nagkakaproblema. Check natin dito na yung mga connector kung ano nangyayari pagka ganito. Okay. Inaangat lang to. Tapos i-hatakin. Check natin kung may problema. Okay. Paki-zoom nga dito. Ito. Diba parang mayroong, ayan no? Parang may malalagkit konti. Ayan. Pero dito sa kabila, parang normal naman. Baka dito lang nanggaling yung sira nun guys. Kaya, ganon. Kasi dati, sabi nung may-ari, may time daw na okay pa eh. Okay, ito. Ayan. Sa basic lang muna tayo, no? Ito lang muna yung ating gagawin. Baka madali pa natin. Ngayon, ang gagawin natin dyan para matanggal yan. Dahil nga, parang may pandikit pa. Ayan, no? Parang may malagkit. Ayan, no? Malamang to, ayan, no? May malagkit dito. Eh. Paki-zoom nga dito. Ano? Parang may malagkit pa. Ayan, no? Dyan banda. Ayan, no? Yan. Okay, lilinisin lang natin. Ang pantanggal dyan guys ay gas. Yan. Kerosene. Okay. Lilinisin lang natin to guys na itong pinaka mga ribbon nya. Gagamitan natin ng gas na para matanggal. Okay. Ito ba?
Yung mga malalakit, yan yung pantanggal dyan, yung gas. Yan. Yan, yung pantanggal naman. Kerosene yung pantanggal dyan. Okay. Okay. Tanggal ba? Ayan, tanggal na, no? Pati itong kabila na rin. Okay. Kadalasan nagiging problema nitong ganitong mga connector to, yung mga kung hindi nadudumihan ng alikabok, yun yung naglalagkit. Yan, okay. Ngayon, pagka nalinisan natin, gamit lang tayo ng kung meron kayong thinner, yung lacquer thinner, o di kaya yung acetone, pwede rin yun, yung magdidaling matuyo. Okay? Para matanggal niya yung pinaka ano. Okay? Kahit acetone lang, pwede yan. Yung ginagamit sa kuko, panlinis. Okay? Okay, malinis na, no? Dito naman tayo sa mismong kanyang top board. Okay. Yung connector dito, dahil niya, okay, tayo ng toothbrush. Kahit toothbrush. Pinisin lang natin. Okay. Ito, kita ba ito? Yan, may malakit kasi, di ba? Okay. Pinisin natin. Dapat matanggal din natin yung mga ano, dumi ba? Yung lakit. Basic muna tayo. Importante yung mga basic kasi dito naman talaga nagsisimula eh. Pagka hindi natin nadali dito, tsaka natin susukatin yung mga voltage. Okay? Dito rin, ganun din. Linisin din natin. Lahat lilinisin lang natin para pag gumagawa tayo ay sure tayo na malinis. Okay? Dito rin. Okay. Malinis na ba? Ayan. Okay. Nasaan din yung connector dito. Pakisom nga dito. Okay, malinis na na. Dito, dito. Okay. Dito ba? Okay. Ayan. Ayan, okay na, no? Malinis na. Okay, acetone yung ginagamit dito, kaya lacquer thinner para mabilis matuyo, no? Okay? Check na natin, ano? Kung ano, ikabit na natin. Okay, check natin kung okay na. Okay. Nag-on na yung green lights. Okay, may ano pa, no? Ito, nakita na. Parang ito yung nangyari. Okay. Check natin kung anong naging problema nito. Okay? Yan. Parang may guhit dito. Pero parang may tama dito, ya. Okay, check natin ulit. Okay.
dito. Lagmin lang natin dito ulit. Lagmin natin dito. Baklasin ulit natin. Okay. Natin kung kanyang connector. Okay. Isa pang ulit. Pagka hindi nadali doon, try pa natin isa pang beses. Okay? Inisin natin. Okay. Okay, kung malinis na. Check natin. Kapitulin natin. Nga, madali na natin. Okay. Yun! Ibig sabihin, hindi pa natin nakuha sa unang linis, pangalawang linis natin nadali. No? Okay? Okay na, no? Kaya lang, may tama pa siya dito. Malamang ito, matagal na ito eh. Yung ganitong sira. Okay? Kaya dyan sa ang nangyari sa kanya, yung ang naging problema niya lang, yung mismong kanyang kanyang itong pinaka-connector, ito yung nakaroon siya ng yung malakit dun sa connector dito banda, kaya siya nagka-guhit, di ba? Ang nangyari dito, nilinis lang natin. Yun lang yung pinaka-basic muna bago natin galawin. Kasi pag ginalaw natin agad dito, baka tayo madisgrasyahan pa ng panel yung sa mga nagsisimula pala mag-repair. Kaya ang importante, yung mga connector muna linisin bago natin tirahin itong mga pyesa-pyesa. Okay? Ito, wala na tayong magagawa dito dahil talagang mansa na sa panel to. Malamang to, medyo naipit dito yan yung may-ari. Okay? Sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial natin ngayon. Salamat guys. Thank you po.